Tumanggap na ng direktiba mula sa Department of Interior and Local Government si Acting Mayor Romulo Kid Peña na bumalik na ito sa kanyang pwesto bilang Vice Alcalde ng Makati City. At ang pagbigyan natin o kaibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joan Nano. Joan, ano ba nangyari? Kasi alam ng lahat na hindi pa tapos yung oral hearing o oral arguments sa Supreme Court sa Baguio. Bakit mukhang bago yata ito? Magrabi sa ilakay at sa lahat ng ating mga kasambahay. Kanina nga umaga ay nakausap natin itong si Makati Vice Mayor Romulo Kid Peña kung saan inanunsyo nga niya na bumalik na siya sa kanyang dating posisyon, ito mula sa pagiging acting mayor, ngayong araw nga ay bumalik na siya sa pagiging vice mayor. Ito ay kasunod ng kanyang natanggap na direktiba mula sa Department of the Interior and Local Government kahapon na nag-aatas sa kanya na masweldo na yung ilang pa rin mga empleyado sa munisipyo na hindi pa rin nakakasweldo. At bukod nga dyan sa pagpirma ng mga dokumento, ay kinumpirma rin niya na kanina na dadalo na siyang muli sa susunod na council meeting upang mag-preside sa pagpupulong ng konseho. Pero bago nga siya bumalik dun sa kanyang dating opisina, Lakay, ay pinasalamatan muna ni Peña yung mga pulis na matyagang nagbantay sa kanya sa Old City Hall sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang acting mayor. At humiling naman nga ng pangunawa itong si Peña sa kanyang mga kasamahan sa City Hall at iginiit nga na sumunod lamang siya sa rule of law. Pakinggan natin muli yung kanyang pahayag. Kapag tayo po, halimbawa po sa Supreme Court, nagbigay na ang Supreme Court, nagdesisyon, at kung sakasakali, aantayin ko pa rin po ang payo ng Ombudsman, ng DILG, kasi po, dapat pong malaman ng buong Pilipinas na ako po sumusunod lamang sa rule of law. So yun, Lakay, balikan ko lamang ng konti. Ano, at sinasabi nga niya dyan na sakaling mapatunayan na dapat pa rin umiral yung suspension order laban dyan kay Makati Mayor Junjun Binay, ay hihintayin pa rin naman ni Peña yung panibagong order na magmumula sa Ombudsman at DILG. At sinabi niya rin kanina na umaasa siya na sa kanyang pagbabalik bilang Vice Mayor ng Makati ay magiging maayos yung pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kasamahan upang magampana naman din niya ng mabuti yung kanyang trabaho. Paano kumaliktad naman ang posisyon, desisyon na ito talaga si Mayor Junjun? Actually, Lakay, ang lagi naman din sinasabi ni Makati Vice Mayor Kid Peña, isumusunod lang siya in accordance to the rule of law. So kung ano man ang order ng korte, ng Ombudsman at DILG, ayun ang kanyang susundin. So kung ang order ay mananatiling mayor, si Mayor Junjun Binay ng Makati, yun ang masusunod at siya naman ang Vice Mayor ng Makati. So wala nang problema sa sweldo ng mga empleyado at hindi na rin magkakaroon ng dalawang magkasamay na flag raising ceremony. Tama ka dyan, Lakay. Thank you very much, Joan Nano, sa kabuuan ng balita na yan.